So mga tol, nagsalita na nga po ang current WBA Bantamweight World Champion Tacoma Inoue sa pagkapanalo niya kay former IBF World Champion Jerwin Angkas kagabi sa Tokyo, Japan, kung saan pinabagsak niya ang Pinoy sa round 9 sa isang body shot at hindi na nakabangon pa. Paliwanag ni Tacoma Inoue, ine-expect daw talaga niya na magiging agresibo si Angkas sa laban nila, pero ginamit daw niya ang legs niya para makapuntos kay Angkas, pero nakakatama din naman daw si Angkas sa kanya. Subalit parang naboboring daw siya sa laban na yun. Ganon din daw kasi ang pinakita niya noon sa laban kay Liberio Solis. Ginagamit daw niya ang legs niya para makatakas sa kalaban at mapuntusan. Kaso naboboring daw ang mga manonood. Kaya sa laban kay Angkas mga tol, iniba daw niya ang estilo niya para magustuhan daw ng mga audience. Napawaw nga daw si Tacoma at na-excite na makipagpalitan sa harap ni Angkas. Marami nga daw ang nagkukumpara sa kanya sa kapatid niyang si Naoya Inoue. At dahil magkapatid daw sila, nararamdaman daw niya kaya din daw niya gawin ang ginawa ng kapatid niya. At yun nga mga tol, nagbunga nga sa round 9 at naipatama niya ang malakas na suntok sa katawan ng Pinoy. Pakiramdam nga daw niya ngayon mga tol, mas daig pa daw niya ang kuya niyang si Naoya Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, nag-react naman po si former 3 Division World Champion General Casimero sa pagkatalo ng dalawa nating pambato sa Japan kagabi, na si Jonah Sultan at Jerwin Angkas na kapwa tumiklop sa body shot. Paliwanag ni Casimero mga tol sa live niya, chamba lang daw ang panalo ng mga Hapong kay Jerwin Angkas at Jonah Sultan. Kahit sino daw, nagulat na bumagsak itong si Jerwin Angkas kay Tacoma Inoue. Kilala daw kasi nila si Tacoma na fighter lang at hindi daw knockout artist. Para nga daw sa katulad nila mga champion, 1/4% lang daw itong si Tacoma. Wala pa daw ito sa kalingkingan nilang immortal. Nakachamba lang daw talaga yun. At kahit nga daw si Tacoma, nagulat din daw noong mapabagsak niya si Jerwin Angkas. Kung mapapansin nga natin mga tol, matapos manalo ni Tacoma Inoue, umiyak siya dahil siguro buong akala niya matatalo siya ni Jerwin Angkas. So mukhang tama nga din po ang sinabi ni Casimero mga tol na nakachamba si Tacoma Inoue, dahil si Jerwin na mismo ang nagsabi na first time daw niyang matamaan sa solar plexus. Marami nga po ang nagsasabi mga tol, kahit gaano ka daw katibay, kung mapupuruhan ka daw sa gitna ng katawan, titiklop ka daw talaga. Dagdag pa ni Casimero, maging ang panalo din daw ng Hapon na si Rico Masuda kay Jonah Sultan, chamba din daw yon. Pero ganun daw talaga ang boxing, may nananalo at natatalo. Sa isang post naman ni Casimero mga tol, bakit daw minimension ang pangalan niya, hindi naman daw siya yung lumalaban, nadadamay na naman daw ang sibilyan. Pahabol pa ni Casimero, Quadro Alas lang ang malakas. Marami po kasi ang nagbe-mention kay Casimero at sinasabing siya na lang daw ang natitirang alas, at wala pa daw boksingerong nagpapagapang kay Casimero. Nabanggit nga din po ni Casimero sa live na baka daw siya na naman ang pag-usapan, parang siya daw ang laging lumalaban. Baka mag ano na naman ako dito, baka ako na naman pag-usapan ito ha, parang ako yung lumalaban lagi. Ano yung mga taon to? Si Tacoma, nagulat siya po talaga. Hindi siya makapaniwala na pabagsak yan. Kahit sino, hindi talaga makapaniwala nun kasi hindi naman malakas yun pagsuntok mo yan. So yan, si Tacoma guys. Wala talagang lakas yan. Ano lang yan, pang fighter lang yan ba? Ayun ko, baka nakasingit pa, nakachamba. Pero kami, mga boxer, alam namin, si Tacoma Inoue. Hindi knockout artist yan. Kumbaga sa aming mga, kaya naman, mga champion. Yung si Tacoma Inoue, mga 1/4% lang yan para sa amin. Wala pa yan sa kalingkingan namin mga ano. Ka-Sultan Dolon sa ay masulti ni Moron. Wala naman na sa? Kukuhan ba ito? Marag salubong sukat, chamba. Sa kabilang dako naman mga tol, kakatapos nga lang po kanina ng laban ni WBO NABO Super Middleweight Champion Edgar Villanga na ginanap sa Orlando, Florida, USA. Tinalo po niya ang unbeaten British na si Padraig McCrory sa isang 6 rounds knockout. Isang solidong kanan nga po ang nagpabulagta sa British fighter, dahil dyan mga tol, nananatili pa rin pong walang talo si Berlanga. Umabante na ang record niya sa 22-0 with 17 knockouts. Agad nga po niyang hinamon ang Mexican superstar na si Canelo Alvarez.